Welcome back mga kabarangay. Ayan, magluluto tayo ngayon ng masarap na crispy chicken mga kabarangay. Ayan, at syempre timplahan muna natin ngayon ng iodized salt, paminta, at syempre yung kunting bitsin. Pero optional na sa inyo na po kung maglagay kayo ng bitsin. Ayan, at syempre yung bawang mga kabarangay na siya magpapalasa sa ating crispy chicken pagka naprito na siya. At syempre pigaan din natin ng kalamansi para mawala yung lansa ng ating manok. Ayan, tsaka lang po natin lamasin ng husto para manunot po ang kanyang lasa. At syempre dapat ang manok po natin ay ugas na ugas at malinis po mga kabarangay. Ayan. Ganyan lang po ka simple ang ating Canto fried chicken. Sa mga nag-umpisa po na magnegosyo, pangkantin, pangkarinderya, baka magustuhan yung aking sistema ng aking crispy chicken. Nag-vlog, okay lang din. Kanya-kanya naman yung discarte yan mga kabarangay. Ayan, magtimpla na tayo ng harina, cornstarch, at syempre yung ating garlic powder, at paminta, at iodized salt. Ayan, timplahin lang natin ng maigi para dito po natin mamaya i-coat ang ating crispy chicken na minarinit na natin mga kabarangay. Tinimplahan natin kanina. Ayan. So halu-haluin lang po natin, mix-mix lang para ma-mix po yung lasa. So ayan na po, i-rub na po natin ang husto ng ating chicken na natimplahan na po natin. Ikot lang po natin ang husto para maganda at crispy. Pati po yung pinaka-lubluban at pinaka-balat, pwede po natin bulat-latin para ipasok ang pinaka-templado nating dry butter mga kabarangay. Ayan. Lang po natin na maigi para po talagang maano siya, sulib pagka pinarito. Ayan, shoutout nga pala sa aking mga followers, sa aking mga followers na lalo-lalo na po yung mga OFW. Maraming salamat po sa inyo mga idol, mga sir. Mag-iingat po tayo sa araw-araw nating buhay. So ayan, i-crispy na po natin ang ating crispy chicken sa medyo huwag masyadong malakas yung apoy. Tamang-tama lang, tansyahan na lang mga kabarangay. Huwag natin biglain para hindi po masunog yung labas, yung maluto agad, pero pagka binuksan natin ay hilaw pala yung ilalim. Ayan mga kabarangay. So pwede natin siya lakasan pagka malapit na siyang hanguin para ang mantika niya ay hindi kumapit doon sa ating chicken pagka mainit ang ating mantika. So ayan nga mga kabarangay, luto na po ang ating crispy chicken. Ayan, paluto na pala. So ilagay lang po natin sa isang strainer para makatulo siya ng husto. Ayan. At ayan lang po natin ng mga ilang minuto roon para tumulo ang kanyang mantika. So ayan mga kabarangay, pangalawang salang. Napakasimple, napakaganda po nitong pangkanto crispy chicken mga kabarangay. Kung gusto niyo yung gayahin, pwede po ito pang negosyo sa ating mga kantin, karinderya, dahil ito po ay subok na rin na masarap naman at crispy mga kabarangay. Ayan. So ayan, luto na po ang ating crispy chicken mga kabarangay, at salamat po sa inyong lahat.